Okay guys, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo-lalo na po sa mga masugid nating tagapanood ng ating YouTube channel. So today mga guys, tayo po ay nag-iihaw ng isda. So yung atin pong Denise na ating ipinakita last time, ngayon po ay atin ang lulutuin. So kung nakikita ninyo mga guys, yung usok na yon, yun po ang aking fugu. Yun po ang aking ihawan. Doon ko po siya ngayon iihawin mga guys. So papakita ko po sa inyo mga guys yung isdang aking iniihaw. So bago ko po ipakita sa inyo mga guys ang ating iniihaw na isda, papakita ko po muna sa inyo ang secret ng ating masarap na inihaw na isda. So ito mga guys, as you can see, meron akong kinakalug-kalug dito, mini-mix. Ito po ay ang aking sinasabing sikreto upang magiging malasa ang ating isda. Ito mga guys, ito po ay combination ng lemon, olive oil, salt and pepper. So ang mixture po nito mga guys, 1/4 nito is olive oil, tapos 60% is lemon juice, tapos meron tayong asin tsaka paminta na ilalagay. Imimix po natin yon at atin siyang kakalugin hanggang sa ito ay lumapot mga guys. So ito po, ito na ngayon ang magiging itsura niya mga guys. Akala mo ano siya, para siyang krema lang ngayon, para siyang cream, ganun na siya kalapot ngayon mga guys, dahil po sa ating mantika, sa ating olive oil. Hindi po siya ordinary mantika mga guys, ito po ay olive oil na purong puro. So ibibisik ko lang po, kaya tambay lang ko dyan. Ayan mga guys. So ayan, umuusok-usok na siya. Ayan, pinapakita ko po sa inyo. Mamaya-maya, papakita ko sa inyo yung ating niluluto. Mga guys, so standby lang po tayo ng konti. Kukunin ko, papakita ko sa inyo. So, ito siya mga guys. Oh. Yan na siya. Ito na yung ating Denise fish na pinakita ko sa inyo last time. So, ito na po siya. May ilang at tayo ay medyo madulas dito. Medyo lidisin natin ng konti ating sahig dahil natuluan ng mantika. Mahirap na, madisgrasya pa tayo dito. Yan. Sandali lang ko ah. So kayo pong natatandaan mga guys, dalawa yun. Dalawa yung isda na yun. So bukas po ulit yung isa. Bukas pa namin lulutuin yung isa mga guys. So ngayon ito lang muna ang ating lulutuin. Dali lang ho ha. At tayo ay isiset natin ng medyo maganda. Hello! So ito mga guys, ayan na oh. Ayan na ang ating isda na niluluto.
So ayun, ayan na. So medyo madilim dito mga guys ha. Hindi maganda yung ating reception. Ayan, how about that? Okay na ba yan? Okay na siguro yan. So, yun mga guys. Unang-una po, nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito upang kayo ay pasalamatan dun sa mga taong laging nanonood ng ating video na tumatangkilik sa ating YouTube channel. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng marami at sana po ay huwag kayong magsasawang panoorin ang ating mga pinifeature na mga videos. So ito po ang buhay namin mga OFW dito sa Cyprus. Hindi naman po lahat yung kagaya ko lang. Hindi naman ho lahat ng OFW dito is ganito ang trabaho ko eh. Sa akin nagkataon lang po na ito po ang aking work assignment po rito, ang magluto, magmaneho, paghatid ng mga niluto sa opisina. So yun po ang aking work dito mga guys. So ako po ay papasalamat ng marami dahil dito po ako napunta sa bansang ito. Bagamat medyo may kaliitan ng konti yung salary, eh pwede na pong pagtiyagaan kaysa naman ho mapunta ka sa Middle East. Hindi mo pa sigurado kung ano yung magiging kapalaran mo doon. So mas okay na rito, walang sakitan dito mga guys. Ito po ay hanggang sa ngawa-ngawa lang sila, bunga-bunga nga lang. Pero pagkatapos noon, wala, bati-bati. Ganun lang talaga dito. Hello! So ito mga guys, ang ating pagluluto ng isda, as I always say, dapat nasa mataas na level palagi. Ayan o. Ayan. Ito po ay lulutuin natin ng mga 30 minutes. Ayan. So as you can see mga guys, yan na po ang ating sipura last time. Ayan. Ito po ang mga baga, nilagay ko dyan sa isang side para hindi siya makapekto sa init niya. Kasi kapag pinagsama natin yan, sobrang init na yan. Imbis na 30 minutes, magiging 15 minutes na lang yan. So pwede natin gawin yan sa bandang huli ng ating pagluluto kapag tayo ay nagmamadali. So ito po mga guys. Yan. So yan po ay tatagal na lang ng mga 15 minutes kasi nilagay ko na siya kanina. So, aabot na lang siya ng 15 minutes. Medyo makulimlim po dito sa amin mga guys ngayon. Kaya ito, malamig pa rin siya. Pero daan-daan na ho siyang umiinit ngayon ng klima. Hanggang sa na lang siya ngayon. 4 degrees na lang siya ngayon. Last time, 2 days ago, negative 2. Negative 2 po dati. So, ngayon naman, na. Nasa 4 na ang ating degrees. Ayan, medyo siya talaga ngayon, makulimlim eh. Yeah. So, kumusta po kayo dyan mga guys? Lalong-lalo na po sa mga kamag-anak namin dyan sa Zambales, dyan sa Pangasinan, dyan sa may bandang Caloocan, lalong-lalo na yung mga classmates ko dyan. Mga batch 86-87, kumusta po kayo dyan? Shoutout po ako sa kanila. Kumusta kayo dyan mga guys? Ingat-ingat lang po at meron na naman tayong bagong variant ng virus dyan. Kaya konting ingat-ingat lang po. So ito mga guys. Konting minuto na lang ito mga guys at atin na siyang hahanguin. So ito.
Ayan oh, malapit na siyang maluto talaga. So paano, hanggang dito na lang po mga guys. Hanggang sa muli po, maraming marami pong salamat sa inyong palangsawang panunood ng ating videos. At ingat-ingat lang po tayo mga guys. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat yan.